Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, mag-haul tayo from Shopee and Lazada. And pagpasensya nyo na guys, huwag nyo sa isipin masyado ako mag-gastos. And basically, magaling akong mag-save ng pera while galante. Pero this time, kasi ECQ and also before kasi nung bata pa ako or nung estudyante pa lang ako, ang dami kong mga necessity or needs and wants na hindi ko nabibail almost lahat dahil sinusupport lang ako ng parents ko and hindi din ako masyadong demanding when it comes to needs and wants. Kaya ayun, hindi ako masyadong okay lang sa akin kahit hindi ko pa makuha ngayon. Basta next time, parang ganun yung lagi kong mindset even before and until now. So, before anything else, never forget to like and subscribe to my channel. And nandito tayo sa kwarto ko, guys. Nandito tayo sa higaan. Wala tayo dun sa mismong spot ng kung saan ako lagi nag-video para iba naman. And pagpasensyaan nyo na ako medyo may noise dahil yun sa aircon. So, yeah. Pakita ko na sa inyo randomly yung mga napamili ko through online. So, first, ito yung... So, ang dami kong napamili. And mostly guys, ay mga cellphone case, accessories, and may mga tita needs din naman. So random lang to guys, sasabihin ko na lang sa inyo kung Lazada or Shopee. Ito yung nabili ko, yung earrings ko para sa helix ko. So ayan siya. And nabili ko to guys, hindi ko alam yung presyo pero less than 200 lang to. And kasama na yung shipping fee and mula siya sa China, talagang mula. So ayan siya guys, zoom ko sa inyo. Ayan po siya and sobrang ganda niya in fairness and kahit natutulog ako, hindi siya naaalis and hindi siya nayuyupi. Yun yung kinaganda niya. Pero ang kakaiba lang sa kanya is iba yung kung paano siya i-open and i-close. Ganito po siya, ipapakita ko. So, dalawang piraso na siya para sa 100 plus. And kung di ko man masabi yung presyo, ilalagay ko na lang lahat sana sa description box. Lahat ng mga ipapakita ko sa inyo, even the links or the pictures, ilalagay natin siya dito sa video sana. So, itatry ko yung best ko. So, for example guys, ayan. Ito yung pinaka maalis mo siya. Ayan. And then, kung sa tingin nyo parang madaling matanggal, hindi po siya madaling matanggal. To think na nakalagay din yan, even na natutulog ako. Guys, ito naman is galing siya sa Lazada. So, ito is more on housing, ng i-housing ng mga case ng Realme 5. And yung isa is nabasag na yung parang may tempered glass na housing. Hindi ko alam yung proper term, pero... yun. And eto nabili ko sila ng 59, 49, 69, 79. Pinakamahal siguro yung 200 plus dahil yun yung may salamin na case. And yung parang magnet, yun yung pinakamahal sa nabili ko. 269 ata yun with shipping fee. So, eto yung mga cases na nabili ko. First is watermelon. Yan. The next one is itong nasa. And guys, meron siyang sariling packaging like this. Come to think na itong mga to, nabibili ko ng mga 200 to 150 and tapos hindi pa siya naka-plastic ng maayos. So, ayun, nabili ko din to sa Lazada. Ay, sa Shopee ko pala ito nabili kasi mas mura yung mga cellphone case sa Shopee compared sa Lazada. Yun lang yung napansin ko kasi means overpricing sa Lazada. And then, other one is color white. May kasama tong stand pero hindi ako masyadong fan ng stand. And also, hindi ganun ka-sturdy yung kasama niyang stand ng housing or case. So, yun lang yung napansin ko. Mas mura yung mga casing or housing or phone case. Ano talaga? Mas mura yung mga phone case through Shopee compared sa Lazada. Else? So, meron din ako dito yung color, itsura ko eh, no? Meron din ako nito, color yellow. And sobrang cute. Sana nakikita nyo, sobrang cute niya, yan. Tapos, the next one, ito naman is yung plain. Meron din akong plain. Sobrang addict ko sa mga phone case, guys, even before. And then, the next one is... So, may nag-film sa akin. Mag-hi ka din.
Oh, okay na. Happy. Gusto niyo makasama sa vlog? So, ito guys, yung casing nung sinasabi ko sa inyo. Pero hindi siya umabot dahil nga nabaksak siya ng hindi inaasahan. Aksidente siyang nabaksak ko. So, ito yung casing or yung packaging nun. Tapos nakaganito siya. Sobrang worth it naman sa packaging. And matibay siya guys. Huwag niya lang mababaksak katulad ko. So, here, nabili ko to, yung camera stand. And nung nakalagay to sa, I don't know kung Shopee to, guys. Hahanapin ko talaga lahat ng sinasabi ko. But basically, Lazada or Shopee ko lang naman to nakikita or nabili lahat. Nabili lahat. And eto, nakalagay dito, cellphone case or cellphone na handle. Pero, hindi ko kasi siya na-check nung nakita ko. Kaya, na-ship out na or parang na-place order ko na before ko pa nakita na pang cellphone pala siya. Then, tinanong ko yung seller kung pwede siya sa camera. Pinakita ko yung camera ko, etc. Hindi daw mag-work. Pero, nag-work siya and sobrang sturdy din naman siya. Kaya-kaya niya yung Canon ko. Yung EOS Canon M10 ko. Kayang-kaya niya i-handle and also sobrang convenient niya kapag hawak ko siya or kaya kapag mag-vlog ako, then kailangan ko siyang ipa. So this is, I bought this for 200 plus and mga less than 300 with shipping fee na. And naka-sale to nung binili ko. And sobrang affordable niya. And yan, nababago din kung anong ink. Kanina lang siya dumating. In-order ko to sa Shopee. And sa ilang pieces na to, ang nagastos ko lang is 250. Kasama na yata yung shipping fee. So, bumili ako ng ipet na cute. Meron nitong red, kaso hahanapin ko pa. So, ito na ribbon, tapos hikaw. Sobrang favorite ko yung mga hikaw, guys, kung alam nyo lang. Kaya, ang dami kong bagong biling mga accessories. So, yan, binili ko siya. Less than 50 pesos yata, bili ko dito, or 50 pesos siya. And then, ito, yan. Ito, tanda ko yung shop, mzone.ph. And also pala, itong hawak or itong suot ko. Yan, ito. Diba? Matagal ko nang gustong bumili nito and finally nakakita ako sa Shopee. At ayun, mabilis lang siya dumating. Siguro 3 days. Dumating na siya from China also. So, ayan guys. So, ito pala yung kasamang isa pang ribbon. Ito, nabili ko lang to yata ng 29. Yan. The next one. To nabili ko to sa Shopee. Yan. Mga Korean earrings. Halos lahat ng pinakita ko sa inyo, guys. Parang Korean shop siya. And, pero nasa China. Pero mga Korean product yung mga nakalagay. So, ito earrings again. This is from another shop. And, hindi ko pa alam yung ano pangalan ng shop. Pero guys, sasabihin ko talaga, promise. So, ito yung mga nabili ko. Isang set siya, less than 100 pesos. Na set ng earrings. And then, itong super ganda. And then, the last earring. So guys, so hindi ko makita yung connector ng parang pwedeng dalawang earphone yung gamitin mo sa isang phone. Parang may connector lang. So nabili ko siya less than 50 pesos ata sa Shopee. And hindi ko makita kasi nandito lang kanina sa igaan pero nawala. So ito yung binili ni Jaisel para sa akin. And nabili to sa Lazada, I think. Ito ay nabili ng 980 pesos. So, meron akong separate video about this and I hope na napanood nyo na siya if ever na yun ang unang na-upload. So, ayun. Sobrang thank you po kay Jay Celayosa. Ayun, nasa gilid ko lang siya. And ito yung tinatawag ko na makeup organizer. I don't know the proper term, pero ito siya. And naka-sale po siya nung nabili ko. Naka-sale pa yun. Pero I think it's worth it kahit mabili nyo siya ng more than 1,000. Dahil sobrang ganda niya and sobrang convenient niya. Ito din, nabili ko to sa Lazada. And hindi ko type yung banks niya. Kasi may order ako before. Maganda talaga siya. Parang totoo. And ang problem lang is hindi siya kakulay ng buhok ko. So yun. Tinry ko siyang
kulayan pero hindi ko makapit yung pangkulay. So, mabili naman ako parang Korean style and pang-Korean style nga siya. Kaya hindi ako mukhang, hindi siya maganda sa akin. So, eto, kabit ko. Yung worm, hindi siya, diba, may binabagayan yung bangs na to. Hindi siya yung katulad ng bangs na nabili ko nung una na nakaka-blooming. Eto, hindi siya nakaka-blooming, guys. So, ayan. Ewan ko lang, pero depende na lang siguro sa inyo kung ano yung preference nyo sa bangs. Baby, ba ganda ba? Hindi nga. Pala. So, ayan. So, maganda daw. Hindi ko na muna alisin. So, hindi siya halata, diba? Kasi medyo kaparehas naman siya ng buko. Pero more on super black niya lang talaga sa tunay na buko. Kaya, ayun. And then, bumili rin ako ng, ano pa bang pwede ko ipakita? Yung brushes. Huh? Bumili ako ng brush. So, ayun. This is less than 200 pesos. And, maganda naman siya kasi marble yung itsura niya. Kasi kan, tingnan niyo naman guys yung brush ko, ngat-ngat ng aso ko. And hindi ko naman siya mabitawan dahil favorite ko. Kahit may ngat-ngat, okay lang kasi favorite ko naman. So, a year. Ito, nabili ko siya ng... Nabili ko to ng less than 200 pesos and may freebies pa na pouch. Ito, and thank you so much. Nabili ko to sa Lazada. And, ito. Yan sila. Maliit lang siya, guys. Sobrang liit niya lang. And sobrang gaan nga lang. Sobrang konti lang, parang ganyan. Pa-sweet lang siya. Pero okay lang din. Kasi, syempre, kapag bibili naman tayo, titignan din natin kung magkano lang naman din yung pinresyo or yung, yung ginastos natin sa isang product. Diba? So, ayun. And, ang tip ko lang sa mga bibili. Mag-canvas muna kayo before kayo mag-place order kasi baka may mas mura. At least, meron kang Shopee and Lazada and then also ibang choice ng brands or shops para ma-base mo kung magkano yung difference nila sa shipping fee and also yung presyo ng mismong produktong bibilin mo. So, yun yung titignan nyo. And also, the reviews. Huwag lang basta-basta bili, guys. Dahil, para makaiwas tayo sa, ano, para hindi tayo madismaya after. So, yun. Ang hindi ko lang binibilim lagi sa Lazada is mga clothes kasi hindi ako doon sure dahil hindi naman ako petite na lahat is kasya sa akin. So, ayun. And, hindi ko naman kailangan mamili ngayon ng damit, diba? Kasi wala naman tayong pupuntahan. So, eto naman yung nabili ko. Ang pangit talaga nung bangs. Alisin na natin. So, eto naman guys, nabili ko na lip tint. Isa na to sa pinakamahal na lip tint na nabili ko. And sobrang worth it niya para sa akin. Eto yung Club Clio. Or, I bought this from Club Clio or Cleo. So, this is around 400 plus. Para sa lip tint. Pero I think sobrang worth it niya. And, naka-sale siya ngayon. 200 plus lang siya guys. And, tignan nyo na. And, pero... Hindi ko lang super bet yung shade na nakuha ko kasi akala ko red siya pero may pagka-pink. So, ayan yung shade guys. Zoom ko kayo. Ayan. Sobrang worth it nito. Sobrang tipid gamitin and ang bango. And also, hindi siya masakit, maapde, or walang kahit na anong masamang epekto sa labi. And hindi rin siya nakaka-dry. Mabilis siyang matuyo. Moisturizing yung feeling niya kahit na may pagkamat yung after niya. So. And also, nakabili ako ng bed sheet para sa single bed. Around 169 pesos per bed sheet with 2 pillowcase na siya. And sobrang worth it niya kasi nagmura lang siya. Parang 500, around 500 siya. Tapos nag-sale lang siya sa Lazada. And papakita ko siya sa inyo. Pero dito siya. Dalawa to guys. So isa hindi ko nagagamit. So ito yung napili kong kulay. Hi kuya. So ito yung napili ko. Then ito yung bed sheet niya. Yan. Sobrang ganda niya. Hindi siya yung makapal. Hindi siya yung makapal, pero okay din siya kasi
Hindi siya naman, di naman siya yung tipong mapupunit pag hinigaan mo, hindi na. And also, bumili din ako ng aircon kami ni Jaisel para dito sa kwarto ko. And yun, next time pag-usapan natin siya. I hope you like this video. Never forget to like and subscribe to my channel to see more videos of me. And kung may questions ka pa, never hesitate to comment down below. So, thank you guys for watching. Ingat kayo lagi. Bye!